Ang dami kong order. Nako, eto na. Alam natin na marami sa atin ang hirap dahil sa dalawang taon na tayong nagtitiis sa pandemya. Maraming nawala ng trabaho at pagkakakitaan. Pero sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. At habang may internet, lalong may pag-asa. Lalo na ang online business. O hindi ba alam niyo naman ang binibenta ko online? Ang aking K-Magic Beauty Essentials, pampaputi ng skin at pampaganda ng hair. O hindi ba nakakabayad ako ng sweldo ng tao, ng renta at kuryente. Kayo rin, kaya nyo rin na kumita online tulad ng mga taong ito na magpapatunay na may success sa online business. Online business. Ito ang naging patok ngayong new normal. Online selling. Ito po ang ating unang item. Ang mga nawala ng trabaho, may pinagkakakita ang bago. Ibay nyo na po, nag-iisa na lang po. At ang mga kumpanya naman na tumuma lang benta, nakapag-isip ng patok na paraan para kumita. Batang binondo na ito. Kahit maliit pa lang, malaki na ang kanilang mga pangarap. Siya si Jonathan So, lumaki sa isang marangyang pamilya. Hi, Daddy! Lahat ng kanyang ginugusto, nabibili ng kanyang daddy. Kumusta ka naman, anak? I'm doing great. How about you? Hanggang noong taong 1997. Nalugi at napasara ang negosyong damitan nila sa tutuban. So Jonathan, kailan mo masasabing nagsimula yung pangarap mo na umangat doon sa pinanggalingan mo dati? Doon nang tiyari lahat na hindi ako makapag-aral ng college. And doon ko naisip na mahirap palang maging mahirap. Para magkaroon ng pandagdag sa kanyang baon noon, kinailangang magbenta ng mga prepaid cards noon ni Jonathan na nakapasok sa kanyang backpack. Siya naman si Carlito Makadandang. Ipinanganak sa isang simpleng pamilya sa Nueva Ecija. At nang mapagpad sila sa Maynila, dito na nasaksihan ni Carl ang pagpupursige ng kanyang tatay para lang sila ay mabuhay. Kailan mo nasabi sa sarili mo, hindi pwedeng hanggang dito lang ako? Yung dad ko talaga dumaan sa hirap. From Bodeguero siya ng mga motorcycle parts. Hanggang naging ahente siya, hanggang nagkaroon siya ng sarili niyang motorcycle parts. Magkaiba man ang naging kapalaran ng dalawa noong lumalaki sila, sabay pa rin silang nagpatuloy na maabot ang kanilang pangarap bilang kaibigang walang iwanan. Napag-isipang gawing negosyo ang kanilang paboritong merienda, siomay. At dito na itayo ang kanilang kauna-unahang negosyo, ang kilala ngayong Siomay King. Kaninong recipe yung Siomay King ninyo? Isang sikat na restaurant sa Binondo. Ah. Inabangan namin ni Carly yung chef for about 7 days. At pinairate nyo? Hindi po. Ano? Binigyan lang po namin ng konting pakimkim para turuan po kami. Yung para papasukin kayo sa kusina? Oh my God! Para gawan niya po kami ng recipe na masarap. Kasi programming po ang tinapos namin, computer. So malayong-malayo na kami magsusumay na ngayon. Normal sa negosyo na nagkakaroon ng mga kakumpetensya. Kaya ang dalawa para kumita, mas ginawang special ang kanilang recipe ng siomay. Sila lang daw ang nagbebenta ng 5 pirasong siomay na walang extender sa murang halaga. Nagsimula lang sa 1 pwesto noon ang Siomay King, hanggang sa ito'y tinangkilik at tumaas ang demand. Kaya naman napilitan silang magdagdag ng mga pwesto at nabuo ang Siomay King franchising. Yung timing, Jonathan, importante kasi hindi pa uso ang franchising noon. Nasakyan nyo kaagad. Yeah, with... Nung una, mahirap ma'am kasi
we started with 20,000 pesos sa akin, 20,000 pesos sa kanya, dun sa isang kiosk. Kahit patok na ang kanilang siomay, hindi pa rin tumigil ang dalawa. Sila ay nag-isip ng bagong pagkakakitaan. At sa pagkakataon namang ito, gusto nilang makatulong na mas mapabuti ang kalusugan ng tao. At dito na, nabuo ang JC at ang kanilang mga produkto. Unang ipinakilala ng JC ang vitamin C na Calvit C. Kaya naman hindi nagtagal, nadagdagan ng iba pang mga produkto na pumasok din agad sa masa. Paano siya nagsanga-sanga ng iba-ibang product? Eventually, after ng vitamin C, partner, dumagdag yung products namin. Dumagdag yung mga products namin because, alam mo, syempre ma'am, yung mga distributors mo, kahit meron na silang binibenta ng isa, maghahanap yan at magre-request pa na, boss, baka naman pwede ka magdagdag ng products, ganito. Because isang maganda po, aside sa good product siya, you have to give a good commission scheme sa mga distributors mo. Sa loob lang ng 6 na taon, lumago ang kanilang negosyo. At sa katunayan, nagkaroon pa sila ng mga opisina sa ibang bansa. Hanggang sa nagkaroon ng pandemya noong nakaraang taon. Hindi lamang mga maliliit na negosyo ang tinamaan noon ng pandemya. Kahit ang mga nooy malaki na rin at sikat na JC ni Jonathan at Carl, tinamaan din ng masama. Pero para makatulong sa kanilang mga miyembrong naapektuhan, nag-isip sila ng paraan para tuloy-tuloy pa rin ang kita ng mga ito. At doon na nila naisip ang pasukin ng online franchising. Pwede ka nang maging isang TokTok online franchise operator for a special and limited promo price na 17,888. Ang JC ang kauna-unahan at nag-iisang online franchisee sa Pilipinas. Ginawa din nila itong mas affordable. Si distributor or si Showmaking King online franchisee, pwede silang kumita, ma'am. So what they have to do is just post and share online. Kami na bahalang mag-deliver, kami na bahalang magpa-commission sa kanila, mag-pack, pati yung inventory kami nang bahala. Kaya kahit pandemic, pwede kang kumita sa Showmy King at TokTok online franchise. Mahigit 1 taon pa lang nang magsimula ang online franchise nila, pero marami na silang natulungan. At kahit may pandemya, aba, naiangat nila ang kani-kanilang mga buhay. Tulad nila Christelle at mag-asawang Jean at Dan Urquiola. Ngayon, sa TokTok, bilang online franchise operator, ay kumikita ako ng hindi bababa sa 35,000 to 40,000 per month na kita pandagdag sa sweldo ko. Ngayon, nag-a-average kami ng 40,000 a week na kita dito lang sa aming Showmy King online franchise business. Isa sa pinasasalamat ko, yung bahay na tinitirhan namin ngayon na masasabi ko talaga nakatas ng online franchise na negosyo namin. Pero palagay ninyo, kahit na mag-normal ang sitwasyon, tuloy-tuloy na at no turning back itong franchising, itong online business. Lagi na ang pinag-uusapan niya, Ma'am Corina, ni partner. We believe that this is the future. So, online is the future. Online business, online franchise, anything that is online. Diyan talaga kami mag-invest ng time and energy namin, ma'am. Ang naging puhunan talaga namin dalawa is yung hard work and patience sa mga bagay-bagay. Pagpapasok ka ng negosyo, tulad ng sabi ni partner, sa online na yung dalin mo. Hindi na lang to option sa atin eh. Yung buhay natin online, it's somewhat became a way of life. Dapat mangamba, mawalan ka man ng trabaho o humina ang kita dahil may mga bagong oportunidad na abot kaya online.